morning. Good morning po. Good morning sa lahat. Pastor MC, ang inyong lingkod, representing Love Fellowship Church International. Salamat po at ngayong umaga ay meron tayong magandang mensahe. Ang mensahe po natin ngayon ay, ang pamagat ay Fear Blocks Healing. Yan po. Bago po yon, pangunahan ko po kayo sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, salamat sa umaga ito, Panginoon, at dinako mo kami naman, Lord, sa Iglesia. Salamat, Panginoon, at ngayong oras na ito, Panginoon, ay makikinig kami ng iyong mga salita at pagbubulay-bulayan namin, Panginoon, ito at mangusap ka sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dumako ka sa aming kalagitna, Panginoon, para gabayan kami sa iyong, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Anoint us, Lord. Bless us this morning. At pagpalain mo, Panginoon, ang mga makikinig sa mensaheng ito. At naniniwala ako, Panginoon, na ipapalaganap mo ang iyong, ang iyong salita sa mundo, Panginoon. At kami ang magiging tagasunod mo, Panginoon, para yun, makatulong, Panginoon, sa na maipalaganap ang iyong salita sa buong mundo. Salamat, Panginoon, at binigyan mo kami ng oras, Panginoon, katatagan, kalakasan, kagalingan sa oras na ito. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong biyaya sa mga oras na ito. Sa iyo po lahat ang pinakamataas sa papurit, pasasalamat sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yun po. Meron po tayong pag-uusapan ngayon regarding, ayan, yung title natin, Fear Block Healing. Ano ba yung fear? Amen? Basahin muna natin, siyempre, anong ibig sabihin ng fear? Dati po, minensahe ko na po ito, I think few months ago. Pero gusto ko po siyang balikan kasi nice po nating talagang magkaroon ng kapayapaan. Amen? At mawala ang takot natin, lalo-lalo na sa mga nangyayari sa ating lipunan. At meron na mga naririnig nga ako na mga nangyari sa ibang bansa na second wave. Nagkaroon ng second wave yung mga ibang bansa. At yun nga, bumalik uli nagkaroon uli ng rate yung virus na yan. So, yung COVID-19. So, yun, sa ibang bansa, I don't know, sabi nila siguro, sabi nila, China, tapos Singapore, ayun, bumalik uli yung lockdown nata. Ewan ba? Second wave. Kasi po, ang kamukha dito sa Pilipinas, meron po tayong pagtaas ng rate ng mga infected. So, hindi ko lang po sure yung mga, kung ilan na po yung mga namamatay. At I believe ba mapapagdaanan din po natin ito. At ngayon po, pag-uusapan nga po natin kung ano ba talaga ang dapat nating gawin sa mga ganitong sitwasyon. So, para hindi po talaga, yun nga, sabi ko nga, para hindi ma-block yung ating kagalingan, spiritual, sa financial, sa kalusugan, para hindi po talaga pumasok, magkaroon ng way para makapasok sa ating pamumuhay lahat ng mga ano na yan, mga crisis na yan, mga kasinungalingan ng diablo na yan, mga yan yung pagkahina ng pananampalataya natin, kailangan natin talagang tanggalin yung takot, tanggalin natin yung fear. Kasi yan fear na yan, yan ang talagang pumipigil, lalo-lalo na sa blessing. Amen? Ano ba yung fear? At fear, an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or a threat. So yan pong mga yung COVID-19, hindi lang po ano yan, hindi lang po threat ng virus talaga. Kumbaga, siya rin yung ano, mismong pumapatay. Siya yung nagbibigay ng pain. Siya yung pumapatay ng yung kalakasan natin sa yung pananampalataya natin sa Panginoon. Minsan yan pa rin ang nagiging dahilan kaya tayo nanghihina, kaya yung spiritual natin ay naaapektuhan. Pero as a Christian, kailangan po natin paglabanan yan. Kailangan po natin labanan yan. Amen?
So, ayun po. Babasahin ko po yung isang verse dito sa 2 Timothy. Yan, 2 Timothy. Tingnan po natin ha. 2 Timothy 1, I think, I believe. 1:7. Ay, 2 Timothy 7. At sabi po dito, 1 Timothy. Yan, tingnan natin ha. Okay. Sige, tingnan natin yung ano. Okay, 2 Timothy 1:17. Nasabi po dito kay ano, sabi ni Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God is keeping with the promise of life that is in Christ. Okay, 2. To Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace. Amen. From God the Father and Christ Jesus our Lord. Amen. So, ang sinasabi po dito ay, sabi niyang kay Paul, an apostle is of Christ Jesus by the will of God in keeping with the promise of life that is in Christ. Amen. We have a promise from God. Kung malalaman lang po talaga natin yung promise ng Panginoon sa ating buhay, ay talagang hindi po tayo magkakaroon ng takot. Kasi po, mapapalitan po yun ng faith, ng pananampalataya. Ang katumbas po noon ay yung mga promises ni God ay magkakaroon ka ng matinding desire na ba't ka matatakot? Eh, ang promises ng Panginoon sa buhay mo ay malaki. Amen? Jesus, sabi ng Panginoon na ang Panginoon ay nagkakaroon siya ng talagang pagtingin sa mga kamukanyan, yung sitwasyon na nangyayari sa ating paligid, ay ang Panginoon ay tinitingnan niya kung sino ba talaga yung mga tao na talagang mananatili sa love, mananatili sa kapayapaan, mananatili sa matinding pananampalataya sa kanya. So ang Panginoon ay gumagawa siya ng kapamaraanan para ang tao ay matuto. Para po tayo ay talagang magkaroon ng wake-up call. Amen from the Lord. Ito po, ang basahin po natin yung sa yan, sa Romans 10:17. Tingnan natin. Hallelujah. Again, happy na lang natin dito sa tablet natin. Romans 10:17. Okay, sabi din po dito sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Amen. Sa NIV version po, Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Amen. So ang Panginoon po talaga, pinipil niya yung mga salita niya na yan para tayo ay abang kung tayo ay nagbabasa ng Bible at parating tayo nakikinig na salita ng Diyos ay doon mabubuo talaga yung solid na magkakaroon tayo ng madaragdagan yung talagang pundasyon natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, yun po ang mga kapatikil. Ano po ba yung mga nangyayari pagka ikaw ay parating may takot, parating yan,
lagi kang natatakot, lagi kang may fear. Amen. Number one, fear limits your full potential. Amen. Amen. Nagkaroon ka ng yung potential mo. Nawawala ka na sa diskarte, nawawala ka na sa linya, nawawala ka na sa yung dating kakisigan mo eh, ay mawawala na. Amen. Fear limits your full potential. Yung mga potential ability, nalilimitahan. Sa halip na mag-extra mile ka sa iyong karir sa buhay or magkaroon ka ng talagang eagerness na talagang maging mahusay sa larangan ng kanmuhaya, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa yan, sa relationship mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kapwa mo. Amen. Nalilimitahan lahat. Kasi nga nandun yung fear eh. Tawag kayo na ngayon. Example natin ah. Kunwari, di ba, pag ikaw ay lumabas ng bahay, di ba? Natatakot ka. Meron kang fear. Amen. Normal lang kasi meron tayong lumalaganap na virus. So yung pagbalik mo, pagka talaga babad ka sa salita ng Diyos at ikaw ay parati kang nagsasaliksik, nagbabasa, nananatili sa presensya ng Diyos, pinangahawakan mo yung promises ng Panginoon sa buhay mo, ang fear na yan eh talagang mawawala sa buhay mo yan. Amen. Lagi kang magiging masaya, lagi kang magiging kalmado, at lagi kang magkakaroon ng kapanatagan. Amen. Kapanatagan sa anumang sitwasyon na meron. Amen. Hallelujah. So, number two, you can never fully run away from fear. Amen. Yun po yung number two. You can never fully run away from fear. Amen. Makakalayas ka sa takot. Pasamantala. Pero yung ibig sabihin, ang ibig sabihin nun, harapin mo. Ibig sabihin, harapin mo yung fear. Kasi ang fear po, pag hinarap mo yan, ibig sabihin, na-overcome mo yan. Amen? Pag hinarap mo, kasi pagka, di ba, yung pag natatakot ka, ang gagawin mo, tatakbo ka, magtatago ka, di ba? Pag natatakot ka, di ba? Ang gawin mo, i-reverse mo. Mag-ano ka, yung, kasi hindi mo naman ma-ano eh, nandiyan pa rin yan eh. Nandiyan pa rin yan, nababalita mo pa rin yan, naririnig mo pa rin yan, yung mga threat, yung mga pain na yan, yung nangyayari sa lipunan, nandiyan pa rin yung fear na yan. So, kailangan ma-overcome mo yan. Amen? Kailangan na harapin mo ng may pananampalataya kasama ng panalangin para at least ma-overcome mo siya. Amen? Number three, fear is a waste of your energy. Diba? Pagka ikaw ay parating natatakot, ano nangyayari? Diba? Parating kang nanghihina. Tapos nawawalan ka ng kalakasan sa Panginoon, di ba? Kasi nga natatakot ka. Baka ganito, baka ganyan, baka ganito na. Ano na sa susunod na buwan? Ano na sa susunod na taon? Ano ba mangyayari niyan? Ganyan, ganyan. Kasi pagka ikaw napuno ka ng takot sa sarili mo, sa isip mo. Tapos yun nga. Nagkakaroon ka ng takot sa mga bagay-bagay na nangyayari sa lipunan. Minsan pumupunta ka sa nanonood ka ng mga news, di ba? Yan, nakakaragdag takot yan. Di ba? Basta, ay, ganun pala. Ay, ganun, di ba? Tapos, yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa, di ba? Nakikita mo yan. Oh, ino na ba yung namatay dun sa lugar na yun? Di ba? Dadaragdagan yung takot mo. Amen? Fear is a waste of your energy. Talagang manghihina ka dyan pagka may fear ka. Amen? Ang Panginoon, hindi po niya tayo binigyan ng espiritu ng fear. Gawa po ng kaawa yan. Amen? Hindi po yan sa Panginoon. So, sabi nga sa Psalms 27:1, sabi dito, the Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Amen? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Amen? Yan po sa Psalms 27:1. Amen? Talagang ang Panginoon po ang magpapalakas sa atin para hindi po magbabalik, magre-restore ng para mapaglabanan natin lahat ng takot na yan na nangyayari sa ating lipunan. Amen?
Joel 2:25, God can restore what is broken and change in into something amazing. All you need is faith. Amen. Kailangan lang po talaga natin ay faith sa Panginoon para po tayo, para po ma-discover natin na ano, yun po, para ma-experience natin na mabawasan yung mga takot na yan na nangyayari, kung ano-anong takot dyan na nangyayari sa atin. Amen? Okay, tuloy natin yung pag-aaral natin. Amen? Romans 10:17. Basahin nga natin sa Tagalog. Balikan natin yung Romans 10:17. Ang sabi po dito sa Romans 10:17, balikan natin yung Tagalog. Ang sabi po dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? Kaya ang pananampalataya po talaga yan ang magiging basihan natin. Amen? Yan tayo, dyan tayo magdidepende. Yung pananampalataya natin, kailangan alam po natin yan. Kung gano'n na ba yung kung gano'n katindi yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pag po tayo nakakaramdam ng takot, ang ibig sabihin, yung pananampalataya mo nababawasan. Yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo sa mga promises ng Panginoon, ay na, parang ganito yan eh, ito yung fear, ito yung faith, di ba? Ngayon, pagka po ang faith mo, tumataas ang faith mo, kunwari, ito yung faith. Pag tumataas yung faith mo, yan, tumataas. Ibig sabihin, nag-grow ka sa Panginoon, nagkakaroon ka ng matinding confidence, tapos tumataas. Yung fear, lalo pang bumababa yan, lalo pang bumababa. Amen. Pag naman hindi ka nagbabad sa, kasi pagka kasi ang pananampalataya mo ay hindi po consistent na ginagawa mo, yung kunwari hindi ka madalas nag-devotion, hindi ka nagpe-pray, madalas mag-pray, tapos madalang ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, yung pong pananampalataya mo, yung faith mo, bababa po yan, bababa, bababawasan yan. So yung fear, mangingibabaw na naman. Kaya po mas maganda, consistent po, kahit mabagal, consistent na tumataas yung, ito po yung faith. Consistent na tumataas yung faith mo. Yan, tumataas yung faith mo. Ngayon, yung fear, naiiwanan na siya. Amen? Ngayon po, pagka po talaga yung, kunwari, misan kasi, nung hindi pa ako kasi masyadong consistent kay Lord, yung fear ko po, ay talagang nangingibabaw. Marami akong kinakatakutan. Marami akong paano ba pag maaga na matay? Ganon. Paano ba pag humina yung kabuhayan ko? Paano ba pag hindi ko na maibigay yung pangailangan ng mga ng pamilya ko? Paano ba pag merong nag-aano sa akin? Nang-aaway sa akin? Diba? So yung fear, patong-patong, nagkakapatong-patong yung fear. Tumataas ng tumataas siya. Pero po nung parati na ako sa Panginoon, parati na akong talagang natuto na akong mag-devotion, meron na akong pinapriority ko na yung gawain ng Panginoon, pinapriority ko na yung lahat ng mga pagbabasa ng scriptures, tapos nasa nalaman ko na yung mga promises ni God sa buhay ko. Ang nangyayari po, tapos consistent akong nananalangin, consistent akong pinapaubaya lahat sa Panginoon yung mga bigat, yung mga suliranin, yung mga crisis na yan sa buhay ko. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Pero yung faith ko nadaragdagan, na tumataas ng tumataas yung level ng faith ko. Kaya yung fear, naiiwanan na yan. Yung takot, naiiwanan na yan. Yung natatabunan na ng faith. So yun po yung basihan natin para yung pong fear talagang mawala po. Kasi po, ito pong topic natin talaga na to, talagang fear blocks healing. Ang fear po kasi ay talagang gawa ng kaawayan. So, ang Panginoon po, ayaw niya po yan. Amen? So, tingnan po natin yung isang verse dito. Sa tingnan po natin yung kaninang binasa ko. Hindi mo tininanday.
Amen. Sige, punta muna tayo sa Deuteronomy 28:22. Okay. Which will plague you until you perish. Yan po yung sa ano eh, kay Paraon. Okay? Diba pag meron dumarating na, pag may dumarating na kung ano man mga salo at krisis sa buhay natin, di ba nadaragdagan yung takot natin? Normally yan kasi tao tayo, meron tayong soul. Meron tayong soul na talaga mental kaluluwa, talagang ano tayo, tatlong bagay tayo eh. Soul, spirit, and body, di ba? So yung soul natin, naapektuhan yan. Tapos yung spirito natin, kailangan mataas ang level niyan eh. Kasi pag nadaig ng soul mo tsaka yung body mo, yung flesh mo, yun, nadaig yung spirit mo ay sigurado yan, mangibabaw yung ano mo. Di ba kaya yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown? Kasi nga sobrang ang daming nagkakapatong-patong, wala sila sa Panginoon. Yan, kaya meron akong kilala na nakasama ko. Yung asawa niya, nagkaroon ng hindi nagkakatulog, hindi nagkakatulog paggabi. Kasi nga, makarinig lang siya ng kaluskos, ay natatakot na siya. Imagine mo, natatakot siya. Konting kaluskos to ng pusa, may marinig lang siya sa bubong o sa kapitbahay niya, nanginginig siya, diba? Nagkapatong-patong na yung ano, yung fear niya. Alam niyo po, ang na-discover ko po, hindi siya kumukuha ng kalakasan sa Panginoon. So ang nangyari po, pati yung asawa niya, ganun din po yung lalaki. Ang nangyari, ganun din, nagkaroon na nanyebios, hindi siya mapakali, parang parati siyang balisa. Diba, pag wala kang fear, kalmang-kalma lang, di ba? Ganyan po yung ano yung fear eh. Pag wala ka niyan, pag wala ka ng fear, eh kalmado ka, di ba? So sila po talagang nanginginig, tapos balisa, tingin ko saan-saan, tapos makarinig lang ng konting may nagpukpuk, kinakabahan na siya. Para bang hindi naman siya sabing addict eh, hindi naman sabing ano sa drugs dati. Baga, yun po yung nagiging epekto noon. Katagalan, pag talaga napuno, talagang ang dami ng takot sa puso mo, sa isip mo na nagsasama-sama na. Kasi nga yung faith mo, yung tinuturo kanina, yung faith mo bumaba ng bumaba. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, bumaba siya ng bumaba. Hindi na tumaas ang level ng pananampalataya mo. Kaya naday ka na ng fear. Gawa po ng kaaway yan. Amen? So tingnan natin yung Exodus 23. Tapos 68. Ayan na. Exodus 23:20 pala. Tama din ako. Exodus 23:20. Yun. Amen. At sabi po dito sa Exodus 23:20, sa ito, "See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared." Amen. Ang Panginoon po talaga, meron siyang sinaniniwala dito, meron tayong kanya-kanyang guardian angel. Amen. Pinadala ng Panginoon yan para ikaw gabayan ka. Meron kasing nang nagahari dito sa mundo. Amen. Yung gawa ng kaaway, meron ding
Ang kawi kasi, pagka yan ay tulog ka. Tulog ka. Pinagpapalanuan niya na yan kung ano yung gagawin niya sa'yo para matakot ka. Isan, gagawin niyan. Yung anak mo, bibigyan niya ng ano, paiinitin niya yung ano, yung pakaramdam. Ngayon, magkakalagnat. Yan, siyempre, yung magulang, matataranta na yan, matatakot na yan. Ay, kailangan natin dalhin sa ospital. Amen? Kailangan natin dalhin sa ospital, kailangan ganito, ganyan, 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 nataranta na. Siyempre, dinala mo sa ospital, nagkaroon ka na ng takot. Ngayon, gawa po ng mga nakaawayan. Amen? Tapos, kasi pag nagkakaroon ka, parati ka lang nasa pananampalataya ng Panginoon, ang mangyayari po kasi, ay magkakaroon ka ng wisdom and knowledge na para maayos lahat yan. Siguro kaya yung kasi talagang ibablock yung ano mo eh, yung fear, ibablock talaga yung healing eh. Ito po yung topic natin na fear blocks healing. Yung fear talaga, ibablock niya sa isip mo ay yung fear talaga, pag meron kang takot sa nananatili parati yung ano, yung takot mo sa sarili mo, ngayon ibablock niya yung ano, yung mga magandang mangyayari sa buhay mo. Ang gagawin niya, papalitan niya na ng sakit, papalitan niya ng kakulangan, papalitan niya ng mga yan, kamukha ng mga meron kang makakaaway o kaya meron kang maano. Ngayon po, punta tayo dito sa sakit. Yung pong sakit kasi, ako na-experience ko, pagka kasi hindi yung turo sa ano eh, hindi ko naman napag-aaralan sa social media or sa naririnig sa iba, ikaw, ang Holy Spirit kasi tutulungan ka niya para ma-realize mo lahat ng bagay. Kumare, ganito. Pag babad ka kasi sa salita ng Diyos, naniniwala ako, magkakaroon ka talagang extraordinary na kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng anak mo, pag-aayos ng business mo. Talagang bibigyan ka ng Panginoon ng knowledge and understanding para maiwasan mo yung ganun. Kaya siguro uminit yung katawan ng anak mo, hindi mo napagilan, maghapon naglalaro, maghapon nagbilad, or hindi mo siya talaga naalagaan sa maayos na pagkain, di ba? Hindi lang sa social media, sa YouTube o sa ibang libro nakikita, pinapakita ng Panginoon yung kaalaman natin paano natin alagaan yung mga anak natin. Hindi lang sa ano, ang Panginoon talaga napakagaling niyan, napaka makapangyarihan niyan. Tuturuan ka ng Panginoon. Pag ikaw parati kang nakababad sa Panginoon, parati kang nagpe-pray, parati kang nagbabasa ng Bible, tuturuan ka ng Panginoon kung paano mo maaayos talaga lahat ng bagay. Tuturuan ka ng Panginoon. Kung naniniwala ka doon, say amen. Amen. Sabi niya, sabi ng Panginoon na sige, ganito gawin mo. Or mapiprevent mo na 'yun, dapat i-prevent. Pag ang Panginoon talaga kumikilos na sa buhay mo. Ang Holy Spirit. Kaya po binigyan tayo ng tatlo eh. Soul, spirit, and body. Yung pong spirit na yan, pag natanggap mo na ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, yung pong spirito mo na yan, yung Holy Spirit na nasa iyo, yung spirito na yan, yan po ang mag-guide sa iyo para ikaw magkaroon ka ng knowledge and understanding na yung mga bagay na dapat na pwede mo ikapahamak. Maano mo na. Dati hindi mo alam na yung palang, dati hindi mo pinapansin yung anak mo. Ngayon, napapansin mo na. Dati, hindi mo napapansin. Dati, meron kang, dati, wala kang pakialam sa nangyayari sa finances mo. Ngayon, meron ka ng pakialam. Kunwari, dati, ikaw ay, ano ka, impulsive. Impulsive ka. Ibig sabihin, impulsive yun talagang ubus biyaya ka. Kahit sa anong bagay. Ngayon, pag nag-aaral ka na ng salita ng Diyos, marunong ka na ngayong magpigil sa sarili mo. Di ba? Tapos nananalangin ka muna, Lord, ano bang gagawin ko? Lord, ano ba yung maganda kong ano? Lord, ano ba yung pwede kong gawin dito? Sumasangguni ka na kay Lord. Kaya bibigyan ka niya ng kaalaman para ikaw ay matuto ngayon o magkaroon ka ng right direction dun sa gusto mo. Di ba? Ganun po yung tulong po ng Spirit, Holy Spirit. Bibigyan ka niya ng talagang kaalaman na hindi kayang hindi mo ka naman napag-aralan sa ibang ano, sa ibang siyensya, hindi mo ano. Talagang nasa, yung regalo ng Panginoon na yon, solid yun, sa'yo lang yun. Di ba? Hallelujah. Walang iniwan yan sa para kang isang
Parang, di ba, yung fountain, munta ka sa ibang mall, di ba, may mga fountain, sa ibang bahay may mga fountain. Di ba, pag hindi umaandar yan, ano yan? Yung mga dumi, nandun yan sa ano? Nandun yan sa baba lang, o kaya nandun sa mismong sa mga poset nung ano, sa mga tube ng fountain, di ba? Yung dumi na i-stack doon. Tapos pag pinaandar mo yung fountain, pag bumilindot siyang ganoon, wala nun siya, nag-shoot na yung fountain, ano mangyayari sa mga dumi? Di ba yung mga dumi, sama nung fountain, so sasambulat, mawawala doon sa ano, mawawala na doon sa surface na yon. So ano yung ibig sabihin nun? Yung ang Panginoon talaga tuturuan kanya kung paano ka mag-shoot up, kung paano gumana yung fountain mo para yung mga basura na nasa paligid mo, basura sa pamilya mo, basura sa kung ano man, sa finances mo, sa isip mo, ay mabulabog yan. Tapos hanggang sa mawala na yan. Ganun po, magiging maganda na yung flow ng pag naging maganda na yung flow ng faith mo, ay lahat ng basura na yan, magtatalsikan na yan, kusa saan na makakarating yan, mawawala na sa buhay mo yan. Diba? So yun po. At tingnan po natin yung Deuteronomy 28:16. Hallelujah. Yan. Ang sabi po dito sa Deuteronomy 28:16, sabi po, the Lord will send you back in ship to Egypt. On a journey I said to you should never make again. Then you will offer yourself for sale to your enemies as male and female slave, with no one will buy you. Ito po yung nangyari dun sa ano, yung mga tao na gusto ulit ipapadala ng Panginoon sa Egypt at ay pagbibili at walang bibili sa kanila, mga Israelites. Okay, there you will offer yourself for sale to your enemies or as male and female slaves, but no one will buy you. And tatanggihan ka talaga, tatanggihan ka, wala talagang bibili sa iyo pagka ikaw ay yun nga, parati kang yan, complain ka ng complain, natatakot ka, talagang ipabalik ka ng Panginoon dun sa magulo na sitwasyon. Di ba? Kasi nga, naano ka na ng fear mo. Okay? So, yun po yung sinasabi dun sa ng Panginoon, dun sa mga pasaway na tao, dun sa mga talagang walang ginawa kung hindi mag-complain sa Panginoon, walang ginawa kung hindi isipin lang yung sarili, walang ginawa kundi padaya sa gawa ng kaaway, hindi nagdidepende sa Panginoon, ay ang Panginoon po ay ibabalik po yan lahat sa ano po yung Egypt, diyan po yun, magiging slave ka talaga ni Satanas. Okay? So yun po, at kung naintindihan niyo po yun, amen, yun pong explain natin ng konti. Yung kasing Egypt, nandyan po yung nagahari po dyan, si Pharaoh. Ngayon, yung pong talagang matigas din ang ulo nung nagahano na yan, ang ruler dyan, si Pharaoh. At gusto niya talagang sarilinin. Ayaw niya talagang kinikip niya yung para hindi makapaglibot kay Lord. Amen? Kaya ang nangyari dyan, si Lord, pinadala niya ng salot si Pharaoh. Pinadala niya ng 10 salot. Dami po nun, ha? Hanggang sa natawa na si Pharaoh, hanggang sa pinagkatiwa. O sige, pumunta na kayo dun sa kay Lord. Maglingkod na kayo dun. Dalin nyo na yung mga ano nyo. At tumalis na kayo sa Egypt. At maglingkod na kayo dun at ipanalangin nyo. Kasi nga, pinadala siya ng 10 salot ng Panginoon. Dahil nga, sa yun, pinipigil niya yung wag po tayong papayag na pigilin ng Diablo lahat ang paglilingkod, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Maapektuhan yung paglilingkod natin sa Panginoon
makakuha tayo ng job law sa mga ano-anong bagay dito sa mundo. Maging slave tayo ng negosyo natin, slave tayo ng trabaho natin, slave tayo ng kung ano-anong ginagawa sa bahay, slave tayo ng mga kung ano-anong bisyo, slave tayo ng ano. Kailangan po talaga ay isaalang-alang po natin yung talagang sinasabi ng Panginoon na magkaroon tayo ng connectivity sa Kanya. Hindi tayo malayo sa Kanya para turuan niya tayo na matanggap yung talagang kagalingan, yung healing na inaasam natin sa spiritual, sa finances, sa kung ano, sa kalusugan, para po hindi po tayo manatili doon sa fear, sa takot. Kasi imagine mo, pagka ikaw nakaranas ka ng mga dilubyo sa buhay mo, anong mangyayari? Puro takot yan, puro fear yan, puro pighati yan, tapos puro kalutan yan, puro iyak yan. Diba? Eh kung sasama ka sa Panginoon, yung fear mo mawawala, magkakaroon ka na ng pananampalataya, yung healing na sinasabi, yung healing na bibigay ng Panginoon sa atin, yung kagalingan natin sa spiritual, sa pamumuhay natin, ay magiging maganda. Diba? Tsaka matatanggap talaga natin yung pagpapala ng Panginoon. Yung sinasabi niya sa atin ng mga promises natin, amen? 7,000 promises, more than 7,000 promises, mangyayari yan sa buhay natin. Amen? So, yun po. At hindi na po ako masyadong mag-ano ng maraming verse. Amen? Pero ito pong last verse na bibigay ko. John 11, 2. In the beginning, the Word was God. Amen? There is no faith in sadness talaga. Diba, tingnan natin yung John. John 11, 2. John 1, 1, 2 pala. Okay. Hallelujah. Tapos na po yung ano natin, yung sign natin about fear. Amen. Sabi po dito sa John 1:1-2. Amen. This is the last verse. Sabi nito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Amen. Kaya po, ang Panginoon, di ba, nasa Kanya na lahat siya, may kanan langit at lupa, di ba? Siya ang unang, siya ang salita, amen? Siya talaga yung, ang Diyos po ay salita, amen? Kaya po yung binabasa natin sa Bible, nangungusap po ang Panginoon sa atin dyan, amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, amen? Siya rin po yun, amen? He was with God in the beginning. Simula nung una, nung umpisa, ang Panginoon po talaga ay salita. Amen? Di ba, nung nilikha niya ang langit at lupa, he is formed by as a spirit. So, ang nangyayari po, kinonfess lang po ng Panginoon, nangyari, ano, salita lang, di ba? Nabuo lahat ng mga creation niya, di ba? Sa salita lang niya. So, yun po. Kaya po, ang salita po, yan ang magpapalakas po sa atin para hindi po tayo magkaroon ng fear sa buhay natin. Yan po, yung salita ng Panginoon. Yan po ang pangahawakan natin. Amen? Siya po talaga ang magbibigay sa atin ng talagang supernatural na wisdom and knowledge, understanding, para mawala po yung fear, na hindi na po ma-block ng fear yung healing natin sa ating pamumuhay. Amen? Yan po ang topic natin ngayon, fear blocks healing. Amen? At yun po, makikita natin na talaga yung talagang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Pag tayo ay nandidepende sa Kanyang mga salita. At syempre, at parati natin pinagbubulay-bulayan ang Kanyang mga salita. Amen? Kaya po, maraming salamat po. At gusto ko bigyan ko kayo ng bonus. Kaso, hindi ko lang ano. Tingnan ko ha. Bigyan ko kayo ng bonus. Tingnan natin. Ang ganda kasi ng verse na nakita ko eh. Hallelujah. Bigyan ko yan ng bonus. Praise the Lord, oh my soul. Thank you po sa pakikinig.
Hallelujah. Mamaya po magpe-pray tayo. Pagpe-pray natin yung para mawala po yung mga fear natin yun. Amen. Ito, Isaiah 43:1. Sabi po dito sa Isaiah 43:1, "Don't fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine." God actually command us not to fear or worry. The phrase fear not is used at least 80 times in the Bible. Most likely because he knows the enemy used fear to decrease our hope and limit our victory. Yan po. Diba? Kaya napaka-importante po talaga na magbabasa ka ng mga verses. Diba? Isaiah 43:1. "Don't fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine." Amen? Si Lord talaga siya talaga sandigan natin. God actually command us not to fear. Amen? Or worry. Amen? Ang Panginoon po gusto niya talaga tayo ay manatili. Amen? Na mag-ano sa Kanya. Mingi ng paghalakan sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo kailangan magkaroon ng takot sa araw-araw. Tanggalin na po natin yan. Kasi hindi po makakatulong yan. Amen? Magkakaroon ka pa ng ano, na-stress ka. Magkakaroon ka ng antag dito, magkakaroon ka ng phobia. Amen? Sa araw-araw yung ginagawa ko. Diba? Magkakaroon ka ng tag dito, nalulus control ka na. Diba? Sa lahat ng bagay. Ito yung isang quote. "When fear knocks on your door, send faith to answer." Amen? Faith. Yan ang katumbas niyan. Amen? Hallelujah. Kaya po maganda po yung mga ano natin, mga mensahe po natin ngayon. Sa Isaiah 35:4, sabi dito, "Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear, your God will come. He will come with vengeance, with divine distribution. He will come to save you." Amen? Ganun po. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Napaganda po ng mga verse. At sa susunod po, daragdagan natin yan. Amen? Hallelujah. Kaya po, napakasarap po talaga na madalas ka nagbabasa ng Bible. Kasi maintindihan mo talaga na, eto, last na lang. Psalms 27:1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Amen? Ang Panginoon talaga ang stronghold natin. Hallelujah. Sa ating buhay. Amen? Kaya huwag po tayong matakot. Amen? Ano man ang naranasan ng lipunan ngayon, hallelujah, tayo po ay talagang ang Panginoon po talaga ang gagabay sa atin sa araw-araw. Amen? Ba't ka matatakot? Eh, kasama mo si Lord. Amen? Nung tinanggap mo si Lord, binangi yung sariling tagapagligtas. Tagapagligtas, nananahan na sa iyo ang Panginoon. Amen? He was sabi dito, may ginawa ko quote dito eh. "His promise is more than your trials you're going through." Amen? God's promise is still on the throne. It is inside of you. Amen? Nasa loob na po natin yun, mga past promises ng Lord. At sino ba sino ba talagang nakaupo? Ang Panginoon lang ang nakaupo sa trono. Ba't ka matakot, di ba? Eh, anak kanya. Kaya hindi ka dapat matakot. Ano man yan. Hallelujah. Malaki ang Panginoon sa lahat ng ating problema. Mas malaki ang Panginoon sa lahat ng suliranin, krisis na nangyayari sa buhay natin. Ang Panginoon ang siyang mag-aayos lahat yan. Amen? Magdidepend tayo sa Panginoon. Amen? Kaya po manalangin po tayo. Kung ikaw ay bago sa programang ito, sabayan mo ako sa may kinapanalangin. Kung nais mong magkaroon ng kapayapaan, na gusto mong mawala yung takot sa buhay mo, takot baka maghirap ka, takot baka magutom ka, takot baka magkasakit ka, takot baka mamatay ka, pag namatay ka, ganun. Lahat ng takot na yan, gusto mo mawala, sumabay ka sa maiksim panalangin. Hallelujah. Kung ikaw man ay may nervous breakdown, hallelujah, o kaya may insomnia, hindi ka nakakatulog kasi parati kang yun, may fear yan eh. Papanalangin kita sa oras nito. Hallelujah. Kung ikaw man ay may sakit, ipapanalangin kita sa oras nito. Kaya sumabay ka sa akin, sa maiksim panalangin. Thank you.
Yung mga bago po na ngayon lang nakakita ng programang ito, sumabay ko po kayo sa maiksing panalangin para maranasan nyo yung kapayapaan ng Panginoon at gabayan niya kayo. At para hindi ma-block yung mga yung healing sa ating buhay. Amen? Sabihin mo lang, Panginoon Diyos, salamat sa oras na ito. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan simula na ako maliit hanggang sa kasalukuyan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, ay paglilingkuran kita. Hallelujah. Simula sa oras na ito, wala akong gagawin kung hindi magsaliksik ng iyong mga salita. Hallelujah. Pagbubulay-bulayan ko araw at gabi, matututo na akong manalangin, Panginoon, at hallelujah, magdidepende na ako sa iyo, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, tanggalin mo lahat ng mga takot sa aking buhay. Hallelujah. Maghari ka sa aking buhay. Sa lahat, Panginoon, ako na lang po mananalangin. Hallelujah. Lord, hallelujah. I-bless mo ang mga tao na nakikinig ngayon sa programa ito. Salamat, Panginoon, at patuloy mo silang pinapalakas sa iyong presensya. Panginoon, tanggalin mo lahat ng mga takot sa kanilang puso, sa kanilang isip, sa pagkabalisa. Tanggalin mo, Panginoon. Hallelujah. Maghari, Panginoon, ang kapayapaan sa kanilang buhay. Maghari, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu sa kanilang buhay. Hallelujah. Gabayan mo, Panginoon, ang mga nakikinig ng programang ito, Panginoon. I-bless mo ang kanilang pamilya, Panginoon. Tanggalin mo lahat ng takot sa kanilang buhay. Takot, kung ano-anong klaseng takot na yan, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon. Palitan mo ito ng kapayapaan. Salamat, Panginoon. Palalili mo pa, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na patuloy sila makinig ng mga salita mo, Panginoon. Hallelujah. Gabayan mo sila sa araw-araw. Ilayo mo sila sa anumang mga sakit, karamdaman, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ikaw ang maghahari na sa kanilang buhay. At sa oras nito, Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan. Pasalamat. At Panginoon, dinadalayan ko rin po yung mga merong mga sakit na insomnia, hindi makatulog, Panginoon. Yung mga may nervous breakdown, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, dinudurog namin, naawasak. Ano mang mga sakit na yan, gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. At lahat ng mga pagkabalisa na yan, Panginoon, pinalalayas na namin sa pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Po, tinatanggap namin ang kagalingan, ang kapayapaan. Tinatanggap namin sa oras na ito ang katiwasayan ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Tinatanggap namin, Panginoon, lahat ng kagalingan, espiritual, financial, kalusugan, Panginoon, at lahat ng mga pagpapagaling, Panginoon, na galing sa iyo. Tinatanggap namin, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po, at salamat po sa maikling mensahe na ito. Nasamahan mo ako. At ako po pala si Pastor MC, ang inyong lingkod, representing La Fellowship Church International. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Keep safe. At panghawakan po natin ang salita ng Panginoon sa araw-araw. Amen?